mainit na pagbati sa inyong lahat. Sa loob ng 16 na taon, nanguna ang UP ComBroadSoc sa pagbibigay ng hamon sa mga mamamahayag at institusyon ng media sa pamamagitan ng Gandingan Awards. Ang mga hamon na ito ang siyang nagsilbing gabay upang maghatid ng makabuluhang kwentong upukaw at gigising sa tila minsay natutulog nating damdamin at lakas. Sa mga nakalipas na pagpaparangal, tumuon tayo sa napapanahong mga isyu na nararapat bigyang pansin ng pamahalaan at ng taong bayan. Edukasyon, kapayapaan, kalayaan, katarungan, at kalusugan. At dahil sa mga naranasan natin itong pandemya, lalo na ng mga kababayan nating hikahos at nananatili sa laylayan, sa kabila ng kanilang sipag at pagtsatsaga, minabuti nating manawagan upang sama-sama tayong manindigan sa ating mga karapatan. Karapatang pantao, panghayop, pangkalikasan, at karapatan ng lahat ng may buhay. At higit sa lahat, karapatan sa malayang pamamahayag. Ito ang mga bagay na hininga natin ng resibo kung paano ang mga ito ay inilaban ng mga manunulat, reporter, producer at direktor, gayon din ng mga camera operators, litratista, visual designers at iba pang nagtatrabaho sa media. Sa panahong hating-hati ang bayan, tila mahirap ang humarap sa hamon at manindigan para sa sarili at sa bayan. Ngunit di tayo binigo ng nagkakaisa nating lakas. Sapagkat sa dami ng entries na ating tinanggap, ginising nito ang ating kamalayan sa mga pagsiil at paglabag sa ating karapatan, gayon din sa mga aksyong hinarap natin upang mapagwagian ang laban. Ngayong taon din ay nahanap na natin ang kauna-unahang tatanggap ng Kaluwi-Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting. Siya ang ating ehemplo sa pag-aalay ng sarili at kakayahan upang manguna sa pagtataguyod ng kapakanan ng maliliit na komunidad sa pamamagitan ng pamamahayag at pagtuturo sa mga mamamayan. Gaya ng DEVCOM, pinaiiral ng Gandingan ang pragmatismo at pansariling refleksyon upang patuloy na lumago at manatiling naiiba, nag-iisa at nangunguna sa pagpapataas ng antas ng kilatis pagdating sa mga gawang media. Sa madaling salita, hinarap namin ang hamong mas maging mapanuri upang masalang mabuti ng mga tagahatol kung sino ang ating mga kakampi sa paninindigan para sa ating mga karapatan. Ngayong taon, makikilala natin ang unang magkakamit ng natatanging Kaluwi-Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting. Tama, CBJN. Sa pinagsamang pwersa ng UP Community Broadcaster Society at UPLB Department of Development Broadcasting and Telecommunication, napili na nga ang mag-uwi ng Kaluwi Award. Ang Kaluwi Award ay isang pagkilala sa mga personalidad o media organizations na may makabuluhang kontribusyon sa larangan ng kaunlaran sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamamahayag. Narito ang mga nominado. Kaluwi-Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting is a recognition given by the UP Community Broadcaster Society and the Department of Development Broadcasting and Telecommunication of the College of Development Communication to radio stations and personalities who have significantly contributed to the field of development through their news reporting and storytelling. This award is truly significant because Kaluwi-Tabing is a pioneer in both the concept and practice of community radio broadcasting in the Philippines and beyond. Following a thorough deliberation by the DDBT-CDC in partnership with UP ComBroadSoc, we have selected an awardee who has championed community radio broadcasting through the establishment of community radio stations in the country and capacity building of community radio broadcasters throughout the Asia-Pacific region. Our awardee is a broadcaster and journalist for 25 years and a chief reporter and editor who focuses on human rights and peace journalism. Tumunog na ang Gandingan para sa karapatan.
At ang nagwagi ng Kaluwi Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting ay si Raymund Villanueva ng Kodao Production. Magandang hapon po sa inyo lahat. Taus-pusong pasasalamat sa pagkilalang ipinagkakaloob sa akin bilang unang tumatanggap ng Kaluwi Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting. Karangalang lubos dahil ipinagkakaloob ito ng mga kapwa eskolar ng bayan at ng College of Development Communication ng Universidad ng Pilipinas sa Los Baños na nakapangalan pa sa isa sa pinagkakapitagan ng tagapanguna ng community broadcasting sa bansa at hinahangaan namin sa gawain community broadcasting sa buong mundo, si Kaluwi Tabing. Inihahanay namin sa World Association of Community Radio Broadcasters si Kaluwi bilang isa sa mga bayani ng kilusang ito. Noong nagsisimula pa lamang kami sa Kodao Productions, hindi ipinagdamot sa amin ni Kaluwi ang kanyang oras, kaalaman at encouragement na isulong ang karapatan ng karaniwang mamamayan sa kanilang sariling community radio stations. 21 taon mula noon, sinikap namin sa Kodao Productions ang pagtatatag ng Radyo Cagayano, Radyo Sagada, Radyo Tacloban, Radyo Sugboanon, Radyo Panay, Radyo Komunidad at Radyo Lumad mula sa pamayanan ng magbubukid sa Hilagang Luzon hanggang sa komunidad ng mga lumad sa pusod ng Mindanao. Ang isa ay sinunog ng pinaghihinalaan naming mga elemento ng Estado. Tatlo rito ay huminto dahil sa pang-uupat sa pamamagitan ng red tagging at ang isa ay sapilitang pinatigil sa pamamagitan ng pagdukot sa katuwang naming community organizer na si Elena Tihamo na dinukot sa Bantayan Island at nang makita ay bangkay na sa isang ospital sa Mandaluyong nito lamang nakaraang taon. Itinataguyod namin ang community broadcasting maging sa aming mga programa sa mga komersyal na radio station. Sukdulan kaming busalan at pagbantaan ng mga kaaway ng kalayaan sa pamamahayag. Subalit hindi tayo tumitigil sa ating pagsisikap na makapagpatayo ng iba pang community radio stations sa hinarap. Ginagawa natin ito dahil sa ating hangaring sumibol sa ating bayan, ang tunay na hustisya sosyal na magaganap lamang kung ang mamamayan ay may sarili at malayang tinig. Walang demokrasya kung busal ang bayan. Muli, maraming salamat at magandang hapon.